Kung pag-uusapan ang tanong na sino ang King of Underbone, walang ano-ano na ang sagot talaga dyan ng karamihan e si Suzuki Raider 150 Fi. Kahit naman talaga saan titingnan, lamang na lamang talaga ang Underbone na ito. Raider 150 Fi talaga ang maituturing na malakas. Well guys, kahit naman ako sasang-ayon dyan kasi madami naman na talagang napatunayan ang motor na ito. Pero bago pa lumabas ang generation ni Raider at maghari siya, may mga nauna na sa kanya na mga halimaw na motor na kahit sa mababang engine displacement lang na kung sasabay ang motor na ito sa era ni Raider 150, I think hindi na siya ang the king of underbone. Pero syempre, dito nga sa video na to guys, is aalamin natin kung saan ba nagmula si Raider 150, ano ba siya dati, at bakit siya ang tinaguriang king of underbone. Kaya yan ang ating pag-uusapan. Kaya samahan nyo ako guys, na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, pinasisigla ko nga rin po pala kayo na i-like and follow ang aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito at kung ano ba ang motor na ito. Si Suzuki Raider 150 Fi talaga guys ang tinaguri ang King of Underbone. Ang Suzuki Raider 150 Fi kasi guys is kargada po ng 147.3 cubic centimeter engine displacement na single cylinder, naka 4 stroke engine at may camshaft na dual overhead cam with 4 valves and naka liquid cooled engine. Well, sa engine specs guys, dito masasabi mo na lamang na siya sa ibang katunggali niya, pero syempre meron naman na same din sila ng engine specs. Pero kamusta naman sa kanyang power output? Kaya niya ngang ma-hit ang kanyang maximum power na 18.2 HP at 10,000 RPM and meron naman siyang maximum torque na 13.8 Newton meter of torque at 8,500 RPM. At para nga ma-visualize nyo kung gaano kalakas ang motor na ito, kaya niya lang namang ma-hit ang kanyang top speed sa bilis na 174 km per hour. Grabe yung top speed na yun guys, makikitaan talaga na may malakas na power output ang Raider 150 Fi. Well, sa power output na yan guys, halos same din naman sa mga 150cc displacement na sports bike. Isipin mo, ganan kalakas na power tapos magaan na motor, talagang halimaw na motor ang kalalabasan. Kasi guys, si Raider 150 Fi ang may pinakamagaan na dry weight na tumitimbang lamang po na 109 kg. Well, isa ang bigat ng motor na advantage para sa malakas na arangkada, kaya doon pa lamang lamang na talaga sa Raider 150, tapos naka 4 valves pa siya and naka dual overhead cam. Meron nga siyang compression ratio na 11.5:1 at may taas ang kanyang seat height na 765 mm na pwedeng pwede sa height ng mga Pinoy. Pagdating sa kanyang mga ilaw, naka LED na po ang mga ilaw ni Raider 150 Fi, pero doon po sa carb type guys is naka halogen pa din. Pagdating naman sa sukat ng kanyang mga gulong, naka 70x90x17 sa unahan at naka 80x90x70 naman sa likuran, at may wheelbase siya na 1280 mm. Very compact ng underbone na ito and very slim para na din sa karagdagang gaan and aerodynamics. May katipiran na din ito sa kanyang fuel consumption na merong 50 km per liter. Well, sinasabi nga ng iba na di daw ito matipid, pero para sa akin matipid na din po yon dahil sa naka fuel injected na nga po ang kanyang fuel system, na kung ikukumpara doon sa carb type na may 38 km per liter ang kanyang fuel consumption, kaya masasabi nating matipid na din talaga si Raider 150 Fi. Si Raider 150 Fi nga guys is may fuel tank capacity na 4 liters and naka full digital na ang kanyang panel gauge. Pagdating naman sa kanyang mga suspension, naka telescopic fork sa unahan and naka monoshock naman sa likuran, and sa kanyang braking system is naka disc brake sa harapan and sa likuran, at wala nga po itong ABS. Ngayon ang tanong,
Saan ba nagmula si Raider 150? Ano ba siya dati? Well, noon kasi guys, sa bansang Malaysia, hindi naman agad underbone si Suzuki Raider 150cc. Well, sa bansang Malaysia guys, siya po is isa pong sports bike and ang makina nito doon is yung kay Raider 150 ngayon. Kahit naman sa panahon natin sa ngayon, meron pa din namang same engine si Raider 150 like kay GSX-R 150, GSX-S 150, pero kay GSX-R and GSX-S is madami ang binago and inayos kasi nga syempre naked bike and lalong higit na sports bike kasi. Kaya hindi pwede na ang makina ni Raider na yon is yun na lang din, walang pagbabago. Pero dito nga sa senaryo, noong unang Raider 150, noong sports bike pa siya na ang pangalan eh si FXR 150cc, same na same engine po sila. Kaya ganun kahalimaw ang Raider 150 ngayon at talagang naghari ito noon pang 2007. Sobrang dami na talagang napatunayan ng Raider 150cc, kaya nga siya tinaguri ang King of Underbone. Ngayon ang tanong, bakit siya ang tinaguri ang King of Underbone? Dahil guys, sa dami na din niyang napatunayan since 2007 pa nga siya guys naghahari until now. Madami naman na talagang tumapat sa kanya, pero mas nananaig pa din siya. Si Raider 150 ang halos laging ginagamit sa iba't ibang karera. Opo, opo, tama ka naman. Kumagamit din naman ng ibang underbones ang mga ibang karerista. Pero since 2007, Raider 150 na ang kilala sa mga kategorya na yan at talagang malakas naman na talaga. At madami na din naman na talagang napatunayan ang mga ibang underbone ng ibang brand. Kung usapang kalidad, talagang maaasahan din naman talaga. Pero si Raider 150 is matagal naman na talagang namayagpag at kinikilalang King of Underbone. Kaya talagang karapat dapat sa kanya ang titulo. Hindi para inisin ang iba nating mga manonood, kasi sa napatunayan ni Raider 150cc guys, talagang masasabi natin na karapat dapat siya doon. Syempre marami din naman ng mga underbone na naglaganap din ngayon. At syempre respect tayo doon, dahil syempre hindi rin naman talaga biro ang mga napatunayan nila. Pero si Raider 150cc is meron na talagang kalidad at masasabing siya na talaga ang King of Underbone. At sa 4-stroke engine, siya pa din talaga ang masasabing may hawak ng titulo ng The King, ang Suzuki Raider 150cc. Para sa lahat ng underbone sa iba't ibang brand, mapa-China bike man yan o branded o kahit anuman, basta underbone o anumang motor yan, nire-respeto ko yan guys. Pero syempre dito sa topic natin na ito, inalam lang natin ang history ni Raider at kung bakit siya tinawag na King of Underbone. Syempre respect pa rin ako sa lahat ng ating mga manonood. Honda Nova Dash 125cc. Well, noong 90s pa nga ang era ng motor na to. Siguro ngayon eh meron pa din, pero iilan na lang, and isa tong rear bike na talaga. Well, baka matanong mo, paanong mas malakas sa Raider at sa mga sports bike na nasa 150cc category at mga naked bike na nasa 150cc category? Eh, 125cc lang yan. Syempre guys, number one na sagot yan eh, huwag tayong bebase sa displacement ng motor. And syempre, ang sagot sa tanong na yan, kung mas malakas ba talaga to sa mga motor na nabanggit, ang sagot dyan is absolutely really yes. Nigga. Yes po talaga. Actually guys, mas palakas pa nga ito sa 250cc bike ni Pecon Motors. And ito guys ang malupit sa motor na to. Kaya niya nang dumikit o makipag face to face kay NS200 ni Bajaj. Samantalang 125cc lang to ah. Oops, alam kong madaming maiinis sa topic natin na ito. Kasi masaya na topic talaga to. Pero ganun pa man, alamin muna natin kung bakit ba nasabing mas malakas pa to sa mga motor na nabanggit. Ang Honda Nova Dash 125cc kasi guys is kargada po ng 123.5 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, and ito po is naka 2-stroke baby engine na ginamitan ng red bulb. And alam naman natin na iba talaga ang performance ng 2-stroke engine. Kumbaga, ibang hanay na ito compare sa mga naka 4-stroke engine na nagagamit natin ngayon sa kasalukuyan. Pero ibahin nyo nga si Honda Nova Dash 125cc
125cc kasi meron nga itong maximum power na 21.56 HP at 9,000 RPM at meron siyang maximum torque na 18.3 Nm of torque at 8,000 RPM. Yes naman, wow talaga. Sa katunayan, yung power output na yan, eh di mo na makikita sa mga 125cc ngayon. Kahit sa mga 150cc ngayon, ang power output na yan, eh konti na lang, eh didikit na sa Kawasaki NS200 ni Bajaj na merong 24.5 HP. Can you imagine kung gaano kahalimaw ang 125cc na ito? At kaya niya ngang maabot ang kanyang top speed sa bilis na 140 kph. Mababa box, malakas ang maximum torque ni Nova Dash 125 kaya kahit 140 kph lang yan, mabilis na po yan. And syempre nakadepende pa din yan guys sa rider na hawak. And take note guys ha, all stock engine po ang top speed na ito. What if kung kakargahan mo pa ang motor na to? Kung sa panahon natin sa ngayon, kung ipang sasabay sa stock to stock si Raider 100 Fi at Honda Nova Dash 125cc, siguro naman alam nyo na ang sagot kung sino ang mananalo. Sa power output pa lang at weight, lamang na talaga si Nova Dash 125cc. Kasi meron lang itong bigat na 102 kg lang. Meron siyang compression ratio na 7.0:1 and may bore stroke na 55 by 52.0 millimeter. And ang motor na ito is merong fuel tank capacity na 4.5 liters. Pagdating naman sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa unahan at naka-mono shock naman ito sa likuran. At pagdating naman sa kanyang fuel system guys, naka-carb type po ito na ginamitan ng carb type na Kehin PE 24mm at naka-tubular steel backbone ang kanyang chassis. Ito ang maganda sa kanya, ang kanyang braking system, naka-disc brake sa harap at sa kanyang likuran. Ang sukat naman ng kanyang mga gulong is naka 70 by 90 by 17 sa unahan at naka 80 by 90 by 17 naman sa likuran. Pagdating po sa kanyang mga ilaw is naka halogen bulb type pa rin po ito. At ang kanyang panel gauge is naka analog panel. Ngayon ang tanong, bakit nawala o itinigil ang pagmamanufacture ng mga ganitong kahalimaw na motor? Alam naman natin guys na ang two-stroke engine is mausok naman talaga. Tinigil ang pagmamanufacture o pinace out ito dahil na din sa Euro standard. Madumi kasi sa hangin ang two-stroke engine kaya itong mga ito is pinace out na. And di kasi akma ang power output ng mga ganitong motor dahilan ng pagkadelikado ng rider. Isipin mo 125cc pero yung power output pang 200cc na. Kaya napakadelikado talaga. And ang tanong na kung ilalaban ba kay Raider 150cc yan, matatalo ba ni Raider 150 yan? Well, honest na sagot guys ha. And magiging neutral ako dyan guys no. Syempre ang sagot dyan guys, and alam naman natin tulad ng mga napag-usapan natin katulad sa kanyang power output, malabo nga po talaga na matalo ni Raider 150 ang motor na ito. Lalo na kung stock to stock ang labanan, di po talaga kaya ni Raider 150 ito. O kahit na sino pang 150cc category na underbone sa ngayon, alam nyo ba guys na itong motorsiklo na to ay kaya po talaga makipagsabayan sa mga 200cc to 250cc ng Big Four brand. Pero syempre, ibang hanay na kasi ang mga underbone category natin sa ngayon. Nasa 4-stroke engine sila. E paano na lang kung naka 2-stroke engine din si Raider 150? E di pinakain na lang din ng alikabok ni Raider itong 125cc na ito. Kaya talagang di pwede ipagtapat ang dalawang motor na ito at malabong manalo ang isa lalo na't kung may advantage ang isang motor. Ang 2-stroke engine talagang halimaw kahit kanino mo yan tanungin. Kaya kung ikaw na magsasabi na bogus kung vlogger ka, 4Ws ka lang, sasabihin mo na mas malakas pa sa Raider 150 eh 125cc lang yan. Well, masasabi ko lang dyan aral muna bago sita. Like I said, mas malakas po talaga ang mga 2-stroke engine. Ibang usapan na talaga kapag 2-stroke engine. Syempre, sa panahon natin sa ngayon, sa underbone category, kilala at si Raider 150 Fi pa din naman talaga ang humahawak sa King of Underbone na titulo. Well, base lang yan guys sa mga sinasabi ng iba. At kung titignan, marami naman na talagang napatunayan si Raider 150 para maging King of Underbone. Pero kung sa panahon natin sa ngayon, nananakbo o madami o tuloy-tuloy pa din ang production ng ganitong mga motor
motorcycle, well, I think isa sa makakahawak ng titulo ng King of Underbone ang 125cc na motor na ito, ang Honda Nova Dash 125cc. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingin ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Pwede mo na rin i-share para malaman ng iba nating mga karider. Sa tingin ko guys, is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. It's your boy. Thank you!